Let us now pray the Oratio Imperata for protection against COVID-19. Please all kneel. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed, made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. We fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers, O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal na kapatid, sa ikalimang araw ng ating pagsisimbang gabi, ay ibinibigay sa atin ngayon ang katauhan ng ating mahal na ina, ang mahal na Birheng Maria. Katulad niya, ay buksan natin ang ating mga puso't isipan sa salita ng Diyos upang tayo rin ay mapuspos ng Espiritu at biyaya galing sa Diyos. Sa simula ng ating pagdiriwang, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at pagpapatawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lukha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kawan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong salitang nananahan sa iyong kaibuturan ay dinala sa sinapupunan ng Birheng Kalinis-Linisan noong tanggapin niya ang mabuting balitang hatid ng anghel at siya'y lukuban ng Espiritu Santo bilang iyong tahanan. Katulad ng mahal na Birhen, matanggap nawa naming mapagpakumbaba na sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akaz, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kailaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akaz, hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaías, pakinggan mo sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki. At ito'y tatawaging Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya't pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon'y darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo ang lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Halina, susi ni David, binubuksan mo ang langit upang kami ay masagip. Alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya, "sumasa iyo ang Panginoon." Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayari ito gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayon ika-anim na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayong araw ay ikalimang araw. Nakakakalahati na tayo ng ating pagsisimbang gabi. Nariyan pa ba yung katabi mo nung unang araw? O baka iba na ang ating mga katabi o hindi na kinayanan ang ilan pang mga araw. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa inyong presensya dito sa Manila Cathedral, gayon din po sa mga sumasama sa atin at nanonood ng online broadcast nitong misa na ito. Mayroon pong dalawang kwento ng Annunciation. Since yesterday, we have listened to two stories of Annunciation. This morning, we heard about the Annunciation to Zechariah. An angel appeared to Zechariah that he will have a child even in old age. And this evening, which will be also the gospel tomorrow morning, is the Annunciation to Mary. The angel Gabriel announcing to Mary that she will bear a child. Dalawang kwento ng Annunciation. Kaninang umaga, ang Annunciation kay Zacharias na sinabi sa kanya ng anghel na sila ni Elizabeth ay magkakaroon ng anak kahit sila'y matanda na. At ngayong gabi naman ay ang Annunciation kay Maria. Ang Anghel Gabriel na nagsabi sa kanyang
siya'y manganganak ng isang lalaki. Pero may pagkakaiba po ang dalawang annunciation na ito. Ano kaya ang pagkakaiba ng dalawa? Yung annunciation kay Zacarias, yan ay ipinagdasal nilang mag-asawa. Gusto nilang magkaanak. Kaya lang sa katandaan nila ay hindi na sila magkaanak. Kaya nga sabi ng anghel kay Zacarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Your petition was heard by God. But in the Annunciation of Mary, it was totally unexpected. Hindi ipinagdasal ni Maria na siya ay manganak na. Sabi nga niya sa anghel, paanong mangyayari ito? Gayong hindi pa kami nagsasama ni Jose. Hindi pa yan kasama sa panalangin ni Maria na siya ay agad-agad magkaanak. Yan ang pagkakaiba ng dalawa. Si Zacarias at si Elizabeth, ipinagdasal nila at ipinagkaloob ng Diyos. Si Maria, hindi pa niya hinihingi, pero ipinagkaloob na sa kanya. The difference between the two annunciations, Zechariah and Elizabeth were praying for a child, and it was given to them by God. But Mary was not yet asking for a child. They were not even living together with Joseph. But God has already given her the gift even before she asked for it. My dear brothers and sisters, what is the story of the Annunciation to Mary teaching us today? Magpasalamat tayo sa Diyos sa mga bagay na ibinigay niya kahit hindi mo hiningi. At magpasalamat din tayo sa Diyos sa mga bagay na ibinigay niya na lampas pa sa hiningi natin at inakala natin. I am sure Mary was already thinking of having children even before they got married. She was already dreaming of having a family. But I am sure never in her mind did she think of being the mother of the Son of God. Yung ibinigay ng Diyos sa kanya ay mas higit pa sa inakala niya at hiningi niya. More than she could ever imagine. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, magpasalamat tayo sa Diyos sa mga bagay na hindi pa man natin hinihingi, ibinigay na ng Diyos. At sa mga bagay na binigay niya, nalampas pa sa hiningi at inakala natin. This is also the message of God in our first reading today from the book of the prophet Isaiah. Sabi ng Panginoon kay Akas, humingi ka sa akin, humingi ka ng biyaya sa akin, maging sa kalaliman ng Sheol at kataasan ng langit. Ask for a sign deeper than the netherworld, higher than the heavens. Ibig sabihin, humingi ka ng kahit ano. Ayaw ni Akas humingi. Kaya sabi ng Diyos, hindi ka pa man humihingi,
bibigyan na kita ng isang dakilang tanda na higit pa sa inisip mo, higit pa sa kagustuhan mo. That is our God. He gives us more than we could ever ask for. And He even gives us even before we ask. Mga minamahal na kapatid, magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Sapagkat madalas, kung ano pa ang hindi mo hiningi, yan pa ang mas malaking biyaya. Kaya minsan wag ho kayong magrereklamo kapag hindi binigay yung hiningi mo at iba ang ibinigay ng Diyos. Nitong recently, naglipatan ang mga pari ng Maynila. I am sure maraming mga pari ang nagsabi, hindi ito ang gusto kong simbahan na ibigay sa akin. No? O kaya meron din siguro mga parishioners ang nagsasabi, hindi yung pari ang pinangarap namin sa aming parokya. Hindi yan ang hiningi ko sa Diyos. But sometimes, what God gives us is even greater than what we could ask for. Siguro po, nakwento ko na itong kwento na ito maybe 2 years ago also during Simbang Gabi. Pero gusto ko lang ulitin dahil paborito kong kwento ito. Bago po ako nalipat dito sa Manila Cathedral, ay galing po ako sa isang parokya. At bago pa man ako nalipat dito, ay mayroong binigay sa aking mga pabaon at regalo yung mga parokyano namin doon. I was very happy to receive many gifts from them. And I was thinking, what are the gifts that I want? So I was thinking, I hope someone could give me a new television set, no? So that I could watch better films in that TV. I hope someone would give me a new cell phone. I hope someone would give me a new bed so that I will be comfortable in my new assignment. There were a lot who gave me, but there was one woman who gave me, ang regalo niya sa akin ay basahan. Sabi ko, hindi ito ang ine-expect ko, Lord. No? Hindi ko ine-expect na may magbibigay sa akin ng basahan. 3 pirasong basahan. Alam niyo ko yung nabibili sa daan, no? Yung basahan na maliliit. But I thanked her. But I will be honest, it was not one of my prayers that someone would give me yung basahan. Di ko tuloy alam sa English ano yung basahan, no? I give me basahan. Parang maybe after 2 years of staying here at the Manila Cathedral, one day, I was cleaning my room. I was already cleaning for maybe an hour, arranging everything. And I noticed that my room was very dusty. So I looked for a basahan. Ang tagal kong naghahanap, nagtatanong ako dito, walang maibigay sa aking basahan. Until I opened my small cabinet, and lo and behold, yung basahan na ibinigay sa akin. At nandoon pa yung sulat nung nagbigay sa akin. Nakalagay doon, to Father Kali, little things matter. Parang nang aasar pa yata sa akin, no? Noong nakita ko yun. And you know, I was very happy. Masayang-masaya akong may regalo sa aking basahan at nagamit ko sa paglilinis ng kwarto. I kept the letter until now. Nakalimutan ko na yata yung ibang mga regalo sa akin, pero ang pinaka-naaalala kong regalo sa akin ay basahan.
Kaya may idea na kayo ng regalo sa Pasko, basahan. Sulatan nyo din, little things matter. Ayan, binigyan ko kayo ng idea, murang-mura pa yan. No? Hindi ka maghihirap kapag yan ang niregalo mo. Pero sigurado ako, hindi niya yan makakalimutan. Sometimes, my dear brothers and sisters, God gives us what we do not expect. And maybe at one point, you will be disappointed. But remember, it is even more than you can ask for. And one day, you will thank the Lord for that blessing that He has given you, even if you did not ask for it. Mga minamahal na kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, pasalamatan natin ng Panginoon sa maraming mga biyayang binigay niya kahit hindi natin hiningi sa kanya. At manalig tayo na ang ibibigay niya palagi sa atin ay higit sa ating mga inakala at hiningi. Amen. Magsitayo ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo na matularan natin ang halimbawa ni Maria ng may mababang loob, puno ng pananampalataya at laging handang tumupad sa kalooban ng Panginoon. Sa bawat kahilingan ng atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang bayan ng Diyos, tayo naway sumulong sa ating paglalakbay sa pananampalataya, sa ilalim ng paggabay at pagtuturo ng ating kaparian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating pamahalaan, naway gumawa ng lahat ng paraan upang maitaguyod ang kapayapaan at pangalagaan ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lalaki at babaeng nagtalaga ng kanilang sarili sa Panginoon, naway maging mga tunay na saksi sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang pangako. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan naway maging tapat sa kanilang pananampalataya, bukas palad sa kanilang pagmamahal, at matatag sa kanilang hangarin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapang tumugon sa tawag ng Diyos, naway makabahagi sa kagalakan ng hapag ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating idalangin ngayon ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga intensyon na inialay sa misang ito. Ama, naging tao ang iyong walang hanggang salita nang italaga ng Birheng Maria ang kanyang buhay sa katuparan ng iyong balak. Matularan nawa namin ang kanyang halimbawa sa paghahanda para sa pagdating ni Jesus na aming Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, itangi mo ang paghahain ito upang ang mga nagdiriwang ay magkasalo-salo sa sinasampalataya ng dapat na asahan sa darating mong anak na aming hinihintay, sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinanabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo rin at pagindapatin kaming lahat na makasalo rin kami sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Amen.
Bilang nagkakaisang pamilya ng Diyos, tumawag po tayo sa ating Amang Mapagmahal. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ero ng Diyos na nagawa.
Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong tinatawag niya upang tumanggap sa kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapatid, ang katawan ni Kristo. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga pinapagsalo-salo mo sa iyong banal na piging ay papagkamtin mo ng tunay na kapayapaan bilang kapakinabangan sa ginanap na pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pagpapala ng Diyos. Salamat sa Diyos.